Zamar. Sa Nahal Zohar or Nahal Zohar. So ang lugar na yun ay walang iba kundi itong iya sa ating harapan, yung valley. So the Valley of Zohar, and ang biblical significance niyan ay matatagpuan natin sa Book of 2 Kings chapter 3. So isasummarize ko na lang bago natin babasahin yung pinaka-highlight, ano. So bali mayroong conflict between the King of Moab and the King of Israel. So where is Moab? Yung bundok na ating tinatanaw kanina, yun. Medyo palapit na tayo sa Moab. Tanawin nyo lang mamaya. And by the way, the best view mamaya sa Dead Sea at sa Moab at saka yung valley, akit kayo dito sa bundok na yan mamaya. Okay? So para makita yung inyong picture. So ngayon mayroong conflict sa kanila, and ano nangyari? Magkakaroon ng war. So ngayon, yung hari ng Israel, humingi siya ng tulong o saklulo sa King of Judah, which is in Jerusalem, whereas ito namang King of Edom ay hiningian din nila ng tulong. So meaning to say, magkakasama yung King of Samaria or yung King of Israel, kasi na-divide ng Israel, and then kasama din yung King of Judah o King of Jerusalem and yung King of Edom. Itong area na ito, this is the land of the Edomites. So tatlong hari against the King of Moab, yung bundok na ating kinatanaw kanina. So ngayon, yung tatlong hari nito kasama yung kanilang mga soldiers, dumating sila sa area na ito. Pagdating dito sa area, after 7 days ng kanilang paglalakbay, wala silang tubig. Or kung may tubig man sila, naubusan sila ng tubig. Kaya ngayon, wow na wow sila, gutom na gutom yung kanilang mga alagang hayop. At they are thinking na mamamatay na sila dito sa lugar na ito. So kaya ano nangyari? Si King Jehoshaphat ng King of Judah, nagtanong siya, mayroon mang propeta dito sa ating grupo? So kaya anong nangyari? Nung sinabi na mayroong propeta, lumapit sila nangingi ng tulong dito kay Prophet Elisha. Dito lang sabi, 2 Kings chapter 4 verse 12, and Jehoshaphat said, the word of the Lord is with him. So the King of Israel and Jehoshaphat and the King of Edom went down to him, and Elisha said unto the King of Israel, what have I to do with thee? Get thee to the prophets of thy father and to the prophets of thy mother. And the King of Israel said unto him, nay, for the Lord hath called these three kings together to deliver them into the hand of Moab. And Elisha said, as the Lord of hosts liveth, before whom I stand, surely were it not that I regard the presence of Jehoshaphat the king of Judah, I would not look toward thee nor see thee. So sabi nung propeta si Prophet Elisha, kung hindi lang dahil kay King Jehoshaphat, hindi kita harapin yung hari ng Israel. Bakit? Kasi si King Jehoshaphat, he is a godly king. Pero yung king ng Israel, he is ungodly. He is bowing to Baal, pagan worship. Pero dahil nandoon yung hari ng Jerusalem na makadiyos, hinarap niya itong mga hari na ito. And then, ano nangyari? Sabi ni Prophet Elisha, bring me now a minstrel, yung manunugtog. And it came to pass when the minstrel played, that the hand of the Lord came upon him. So this is it. And he said, thus saith the Lord, make this valley full of ditches. So this valley, yung natatanong natin na napakahabang valley na ito, that is an ancient drought noong unang panahon. So nandito sila, walang tubig, wala silang mainom, yung kanilang mga kabayo, walang mainom, mamamatay. So ngayon, that's the problem. So kaya sabi ng propeta, let this valley be filled with ditches. For thus saith the Lord, ye shall not see wind, neither shall ye see rain, yet the valley shall be filled with water, that ye may drink both ye and your cattle and your beast. So imagine, matatanaw naman natin sa paligid, napaka-dry talaga yung situation.
At alam nating lahat dito sa Israel, very rare ang ulan dito sa area na ito. Ang sabi nga, around 15 to 17 centimeter lang, ganito lang kakapal yung ulan na natatanggap nila dito per year sa area na ito. Ibig sabihin, kung ganun lang kakapal, saglit lang mauubos ka agad yung tubig sa area na ito. No wonder, nung sila yung kumantong sa valley na ito, wala silang mahanap na tubig. At yun yung kailangan nila. And this is the most interesting part. Sabi ng lingkod ng Diyos, hindi ninyo makikita yung hangin. Hindi ninyo makikita may ulan. Pero yung valley na ito ay mapupuno ng tubig at makakainom kayo, pati ang inyong maalagang hayop ay makakainom. So suddenly mga kapatid, out of nowhere, biglang nagkaroon ng water sa valley na ito. So it might be mula sa mga kabundukan, yung mga daanan ng tubig na yan, bigla na lang mayroong umagos na tubig dyan according sa declaration ng lingkod ng Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ko sa inyo, this valley is the valley of miracle, the miracle of water. Kaya lagi niyong tandaan, sa Panginoong Diyos, kahit na dry land yan, kahit na wilderness yan, kahit deserto yan, sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, walang imposible. Sabi nga ng Bible, walang mahirap sa Diyos. Wala sa isang dry na lugar, biglang nagbigay ng tubig ang Diyos, mga kapatid. So, pagkatapos nila makainom, ano nangyari? Tuloy ang digmaan! Attack! Okay? So, kaya, nakipaglaban ng mga Israelites sa mga Moabites. At ano nangyari sa mga Moabites? Nagapi sila ng Israel. Nung nakikita ng hari ng Moab na talagang malulupig na sila, alam niyo kung anong ginawa nung hari? Mababasa niyo dito. Ang ginawa niya sa kanyang anak na maging successor niya, pinatay niya ito at inihandog nila sa kanyang Diyos-Diyosan. Nung makita ng mga Israelites yung ginawa ng hari ng Moab, sabi nila, bumalik na tayo. Kasi hindi na, kumbaga, hindi na maganda yung ginawa ng hari ng Moab. Kumbaga, lahat ng resources na magagawa niya, pagtawag sa false god, ginawa niya na, sinacrifice na yung kanyang anak para lang humingi ng tulong against sa mga Israelites. So, nag-retreat na lang ng pusa ang mga Israelites, and then natapos ang digmaan, mga kapatid. So, no wonder, this valley is the valley of miracle. So, ngayon, last na lang, ano, matatanong nyo doon sa bandang gitna, parang mayroong structure, mayroong fortress. Okay? So, nung unang panahon, yung fortress na yan ay nagsisilbing tax collection. Why? Because this place is a trade route or business route nung unang panahon. Anong uri ng negosyo ang meron dito? Mula doon sa Dead Sea, natatanong niyo yung Dead Sea? Yes. So nag-aangka sila ng asin at ng iba't ibang mga kimikal na produkto ng karagatan ng patay na dagat. So saan dinadala yan? Dinadala sa Egypt, dinadala sa Europa, at kung saan sa mga lugar. Ngayon, mula dyan sa Dead Sea, ito yung daanan nila noon. That's the reason why mayroong fortress dyan. Way back in the time of the kings in the Old Testament time. Hanggang sa dumating ang panahon ng mga Romans, dumating ang empire ng mga Muslim, at nanatili ang istasyon para sa pagkuha ng mga buwis na mga nangangalakal sa Dead Sea. So, that's the importance of that fortress in this place. Alright? So, welcome to the Valley of Nahal Zohar, the Valley of Merakel. So imagine nyo na lang, mula dyan sa tuktok ng kabundukan, maging dito sa ating lugar, maaaring nagmula dito, bumaba yung water, mga kapatid. So we have an amazing God. We have the true miracle maker at walang iba kundi ang Diyos.